Ako ang 25 anyos na call center agent na si Shara Quintalaba nang mabundol ng isang high-ace van, mabilis ang pagpapatakbo ng driver ng high-ace van. Sa lakas ng impact, tumalsik si Shara, agad na sawi ang biktima. Mabigat pa rin sa pakaramdam, naintindi ako na may namamatay talaga. Nakakainis lang na ganun lang kadali mawala ang buhay, parang binaliwala lang. Madaming katatakutan sa mundo o sa tinatawag nilang phobia. Pero alam nyo ba na isa sa top 5, fear of loss? At yan ang napatunayan namin sa kwentong ayahayag namin na sobrang hirap mawalan ng taong mahal mo, lalo na kung hindi mo nasabi at gusto mong sabihin. Hindi na namin papabayan to. Ako nga po pala si Pyle, Harry ng katatakutan. At ako si King FB, Harry ng kalokohan. Kaya samahan nyo kami sa pauna-unang episode namin na Cargo Kings! Dami-rami ng nakuha kong iti. Sequence 3. Ayun, so nandito na nga po tayo kasama sa Jinjin. Maraming salamat sa pagpunta. O nga po si Pyle. Oh, nice King FB para. Nice to meet you too. Ilan taong na? 24 ka. Okay, sige. Next question. Ano? Gusto nyo ka, Jin? Nag-aaral ka pa? Graduate ako. Ah, graduate. Ano mo ngayon? Pinagkakabalan? Well, nagtuturo ako ngayon. English teacher ako. Primarily mga Taiwanese ang tinuturuan ko. Can you speak English, bro? Can you speak Taiwanese, bro? Kamusta ka naman, tol? Anong balita? Kasi, yun nga, last time nabasa namin ni Pyle yung kwento mo sa Reddit. So, before natin simulan yung kamustahan, pre, gusto lang namin magsabi ng, syempre, condolence, pre. Thank you. Condolence sa nangyari, syempre. So, okay lang ba talaga sa'yo na i-share mo sa amin yung story mo? Yes, it's a pleasure. Pinakaunang araw na nakalala ko siya, nag-aabang lang ako doon malapit sa terminal. Naabangan ko. Okay, suot niya. Ano kaya itsura niya? Hindi niya sinabi. Kwentuhan lang, get to know each other. Wala akong expectation nun kasi parang kaka-break ko lang nung August. Pero ang pinaka-nagulat talaga ako is kung gaano siya ka-clingy. Hindi siya mainit, hindi siya malamig yung komportable. Feels like home. Well, if anything, mas malakas pa yung naramdaman ko sa kanya kumpara sa past relationships ko eh. That's how special she really was to me. Sa saglit na months na nagsama kayo, ano yung pinaka like magical or pinaka favorite na pinaka best na naalala mo sa kanya? Dairy Queen, paborito niya. Kasi Shara name niya, 'di ba? Shara Queen siya. Eh. So pag nakikita ko Dairy Queen na siya, naalala ko talaga siya. Meron kaming surpresa sa iyo. Okay. Direk, pasok na natin. Okay. So siya yung bida sa office nila, no? Or main character sa mga palabas. Kumakain kayo, bro, sa Dairy Queen. Ano yung pinaka favorite? Parang gusto niya subukan lahat ng flavor. Oh. Ilabas lahat ng flavor. Direk, pakibili yung buong 7-Eleven ice cream, no? Sige, parang kasing tinipid, Direk, eh. Parang ano yun, parang... Nasaan ba yung camera? Tinan mo. Parang ano, may discrimination, eh. Ito lang. Tingnan nyo, ito. Parang dalawang subo lang sa amin. Bakit pag gwapo, ang dami. Kaya nga, eh. Ang hirap naging pangit. Ano ba naman? Tanggapin na lang natin, sige. Ilang months, bro, bago, like, di ba, nag-date kayo sa Marky Mall? Ilang months siya bago magka-accident? 3 months before, ganun. So, ayun, nagchat siya saglit. Sinabi ko, wait lang ha, magko-close lang ako. Kasi 11 ang out ko nun eh. So, nagchat ko pa siya ng mga 10, 11, ganun. Pagka-lock ko ng office, naglakad na ako pabalik sa, ano, sa sakayan. Kasi 1 kilometer bago makauwi. Pinituruan ko yung daanan, sinend ko sa kanya. Di na siya nag-reply. Usually, pag hindi siya nag-reply, naglalakad na yun. Sinabi ko kasi sa kanya, focus ka sa daan, ha? Huwag ka mag-phone. Oo, huwag ka mag-phone. Delikado eh. Oo, tsaka malay mo, may mga agaw ng phone mo, may sira ulo dyan, kasi mabalakat yun eh, highway eh, madilim. So, ayun, napansin ako chat nga sa Instagram. Hindi ko pa chinek bago ako umalis. Hindi pa nag-reply siya. Inisip ko, di, work hard ha, pahinga ka pagkatapos mo. Sabi ko na lang. Then, bago umalis, chinek ko yung Instagram. Hindi ko kilala to ha. Sino kaya to? So, inopen ko yung chat niya. Usually, sinabi ko, Kuya, kilala mo ba to? Kilala mo ba si Shara? Nag-send siya ng picture sa akin. Yung mga nasa picture na to, picture ni Shara at saka mga kaibigan niya. Parang nasa resort sila nun eh. So, ayun. May mga sinend siya sa akin picture. Sinabi niya, Kuya, patay na po siya. So, inisip ko, kinagago ba ako na to? Ha? So, in-scroll down ko pa, akala ko nang gagago. Nakita ako mga ilan-ilang picture. Naka-blur sila lahat eh. So, inuna ko, kinlik ko. Nakita ko ang daming ambulansya, pero hindi ko masabi, siya to?
So yung pangalawang picture na open ko, yung ID niya sa Concentrix. Nakita ko yung mukha niya, may dugo, konti, patak lang. So syempre, medyo nag-doubt na ako nun. Ang hesitant ka pa eh. Ayoko buksan yung huling picture. And nanginginig na ako nun eh. Parang napahinga pa, huminga pa ako isa eh. Pagka-pindot ko sa pangatlong picture, nanlabon na yung mata ko, hindi ko na nawala yung sarili ko. Iniisip-isip ko, naghinip ba ako? Totoo ba to? Ginagago ba ako? Si mama kakarating lang ng work nun eh. Tumawag si mama sa akin. Pagkasagot ni mama sa akin, Jin, umiyak na rin siya. Pero mama, bakit siya? Kami as Canto Kings, baka meron kaming gawing, I mean, meron kaming matulong. Tulong. Like, ano ba yung pinaka huling wish mo? Kung posible lang. Gusto ko ulit siya makita. Marinig yung boses niya nang nakangiti. Mayakap siya ng huling beses. Siguro dun, kaya ko na magpaalam. Yun ang gusto kong mangyari sana. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin yung best namin. Try natin gumawa ng paraan para ma-grant natin yung wish mo. Okay? Proud kami sa'yo, pare. Jin, ko-comment talaga kita kasi yung pinagdaanan mo. Hindi ko alam, parang ang lakas mo pa. Yung nakita natin siya nung una, no? Parang ang lakas-lakas niya pa din. Kaya dahil dun, pare, gagawin namin lahat ng mga kaya namin. Okay, kakapalan na namin yung mukha namin. We will try our best para mabigay namin. Kung kaya namin ibigay yung wish mo. Although, di ko alam kung kaya natin, pero bibigay natin isang tayo natin. Bigay natin yung 100% natin, pare. Tara. Tul, kung narinig ko naman yung gusto ni Chip, higirap naman nun. Uy, buti na lang naisip natin yung solusyon eh. Idol mo yun eh. Edgardo Caluag is my full name. The very reason kung bakit ko inaccept yung invitation is that to help yung talagang makamove on yung tao. Si King FB, siya yung naggawa pa ng parody sa akin. Hindi ako nagpunta dito para may pag-away po. Knowing that, yung kanyang attitude na pagka may pagka-childish, paggalaw na parang unpredictable, ito yung mga klase ng tao na kapag naka-experience ng totoo, mababago yung outlook in life. Hello! Good morning! Ay, sir Red! Hello po. Sir, nice to meet you po. Anong meron dito? Nice to meet you po. Ay, sir, kasi... Ay. With great power comes great responsibility. Ha, tandaan mo yan. Ano bang meron? Bakit kailangan ako dito? May kaibigan kasi kami, sir Ed. Yun, meron po siyang girlfriend. Tapos yung girlfriend po niya, Sir Ed, na hit and run po. Hindi nakapagpaalam or hindi nasabi ng boyfriend yung mga gusto niya sabihin sa sa nobya niya. Susubukan nating makipag-communicate with the department. Okay. Man. Possible with your help po talaga. Possible kaya rin, Sir Ed, na? Possible naman, posible. Hindi lang to katulad nung masyadong cinematic, no? Opo. Kasi yung sa mga movies. Sa movie kasi, mga kalahating oras na sila nagchichikahan. Kagawa. Wala namang ganda. O siya, anong oras na? Okay, hintay tayo kaibigan natin. Kung pakain na tayo? Ginagamit muna natin. Oo nga, ito naman. Gamit muna. Mahirap kasi boy, no? Kunwari, may ex ka ganun. Pag i-closure mo kasi yun, makakausap pa makikita mo eh. Saka iba yung pakiramdam nang hindi ka makamove on. Oh. Lalo na hindi ka ba nakapagsabi ng last final words mo. Kumbaga, parang ano lang naman ako eh. Ako lang yung... Messenger po. ...dadaanan. Kumbaga, ako yung wifi connection lang nilang dalawa. Parang ganun. Kami pa yung bluetooth ng dalawa. Kaya nga sabi ko, ayaw kong kumuha ng anumang informasyon dun sa dalawa, kailangan very raw. Kung ano yung sagot, susulat ko lang yun. Sana sumagot, no? So, loto, loto number yung sinagot. Ayun lang. Ay, bakas tayo. Bakas tayo. So, Jin, ayun, nandito na tayo. And gusto ko lang itanong sa'yo bago tayo mag-proceed. Game na game ka ba talaga? Although, medyo absurd tong gagawin natin, pero... Ito lang talaga yung nakita namin paraan para mag-grant namin yung wish mo, which is mapagpaalam sa kanya. So, like, 100% sure ka na ba? Natiwala ako sa inyo. Game ako. Okay. So, papakilala ko sa'yo yung expert natin, syempre. Hello. Magandang gabi sa inyo.
Siguro kilala mo naman si Sir Ed, okay? One of the best paranormal experts here in Philippines. So, yep, siya yung mag-assist sa atin. So, Sir Ed, meet Jin, Jin si Ed. Siya po yung nakwento namin sa inyo, Sir Ed, nung nasa van po tayo na... So, siya yung nagre-request ng gagawin natin? Apo, yes po. Okay. So, ready ka ba? Prepared ka? So, dito sa gagawin natin, ano man yung makuha nating information, eh, ikaw lang at siya ang nakakaalam nun. So, isipin mo nang mabuti yung mga itatanong mo, yung mga gusto mong sabihin. Compose mo na. Then, pag nag-start tayo, that's it. Bro, proud kami sa'yo para sa ito. Okay? You got this, bro. Got this. Bale. So, itong automatic writing kasi is ginagawa ito. Yung ako yung nakakonect dun sa spirits and then telepathically nagsasalita siya sa akin. I choose automatic writing para meron tayong record. Kumbaga, mayroong evidence for evidence lang. May record siya na pwede niyang balik-balikan. Kaya lang, sabi ko nga, walang take two. Huwag ganun. Dahil hindi mo na pwedeng tanungin ulit. Kasi hindi na babalik yun eh. Once na nawala, those are the last memories na pwedeng nating makuha. So, mai-erase na yun after. Kaya ganun lang, kabilis. Yun. Ganap na ganap. Sir Red, kasi simula na panood kita sa TV, Sir Red. Gusto ko na ano eh. Ito yung nakita ko before eh. Ganyan. Uy, ibalik ka pa? Ayun pa. Salamat. Salamin mo. Dito. Sir Red, maraming salamat. Pangarap ko to na masuot to ng katabi kita. Cheers. Thank you po, Sir Red. Thank you. Pili ko ang last. Pwede kumakamayan muna. Ako din po, please. I'm sensing a presence. Hindi. Sir, pwede yung pakisulat mo yung buong name niya dito sa taas. Naramdaman kayo? Sa oras na to, isa lang ang nais kong makausap. Sino mang nasa paligid, hindi ko kailangan makausap. Sino mang narito ngayon, hindi ko kailangan makausap, maliban kay Shara Queen. Sir, pahawa ko ito. May damage ba somewhere? Sa likod, during the accident. Sa likod? May damage ba? Meron. Masakit. Ang sakit eh. Sakit dito. Hindi ko maintindihan. Pero something like lakad. May lakad kayo after sana. Kikitain ko sana siya. Saan ang punta niya dapat? Kasi sabi niya, hindi tayo na tuloy. Papakilala ko sana sa magulang ko. Makakilala ko sana magulang niya. Check mo yung kandila. Baka matamaan. Gusto mo sabihin? Mapatawad mo ba ako? Ed, sa dinaming beses na pwede kong sabihin na mahal kita, hindi ko nasabi dahil masyado nakafocus sa work. Kung saan natawagan na kita ng mga hindi nangyari po. Sa lahat na pagkakuha na ko, pagbigyan mo ako. Sana makapag-bike ako. Sa mga agaway susunod, pagbigyan mo sana ako. Oh.
Sir Ed, sir. Tubig? Direct tubig. Water po, water. Pero bro, sana after na itong procedure na to, please lang. Kasi, ano? Patawarin mo yung sarili mo kasi siya na rin naman nagsabi na hindi mo kasalan. Ito yung ano, yung sinabi niya sa'yo. Mahal na mahal ka niya. Tapos, hindi mo lang siguro naramdaman. At least, yan lang pang hawak ka nila yan. Ang bigat, as in mabigat, na hindi ko alam kung ito ba ay sa side ng relationship with doon sa nawala niyang girlfriend or hindi pa fully nilalabas yung lahat ng dapat masabi. Pagtingin ko, yung moving on is hindi ganun kabilis na ma-achieve even if nagawa na yung ginawa ko kagabi. Parang this whole time, pakiramdam ko mag-isa ako sa bigat ng damdamin ko. Ang pinaka nakikiramay talaga is yung tatay ko tsaka yung mga tropa ko. When it came to this, no, kahit paano yung void lumiliit kasi nararamdaman ko na yung nagmamalasakit sa mga taong nakakaranas ng ganito. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman ako yung nakakaranas ng ganito kasi bigat eh. Hindi man napakita ni Sir Ed na yung wish mo nga na mag-smile siya, makita siyang nakangiti. Pero niniwala ko nakangiti siya ngayon. Pero agree ka sa sinabi ni Sir Ed kanina na you need to let go. Siyempre, at some point. If anything, kung hanggat sa kamatayan ko, hindi pa rin nagle-let go, pakasampalin ako ni Sharon sa buka. Pero meron kaming isang, alam mo yun, naisip ko. Naisip ba yung naisip ko, B1, B2? Pagod sa pagkakanaw na naghihintay. Ibilang ng oras at nalulumbay. I think it will give them deeper sense of life. Mas malalim na pananaw sa buhay na baka siguro kung they take their loved ones sometimes for granted, baka this time na inasnap, meron ka palang hindi pwedeng, hindi na masasabi. Lipas din ang sakit na sa damdamin ay bukid. Hilom din bawat sugat ang pinipin. Ilang akbang palyong sa mayakaw, paalam. Salamat. So, Shara, kung nakikinig ka ngayon, kung nasan ka man, sana masaya ka. Sana hindi ka nakakaramdam ng kahit anong sakit, kahit anong pagdurusa dahil sa'yo, na-realize ko na hindi ko dapat sayangin yung buhay ko. Binigay mo to. Gusto ko lang masabi sa'yo na habang nandito ko pa, mahal na mahal talaga kita. Kaya promise ko sa'yo, mananalo ako sa buhay. Kung sa paglayo iyong makikita, ipangako na ikaw ay masaya. Hihintayin kita roon kung saan laging may bukas ang kapon. Lilipas din, hihilom rin, malilimutan din ang sakit na sa damdamin na ibukin. Narealize ko na choice ang suffering. Nung na-realize ko na pwede pa rin akong gumiti kahit nagdurusa. Paalam. Salamat. Pagtingin mo,
Kahit lalama ang pagitan ng puot, gusto